Hello po, magandang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ako po muli si Ate Jenny at nandito po ako para mag-share muli ng salita ng Diyos sa inyo. Kumusta na po kayo? Naway patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Ang isi-share ko po sa inyo ngayon ay tungkol kay David and Goliath. Hindi po ito pambata. Marami po tayong mapupulot na lesson po dito ngayong araw na ito. Tanong ko lang po, naka-encounter na ba kayo ng giant or higante sa buhay nyo? Or nakakita na ba kayo ng higante? Paano po kapag nakakita kayo na higante? Paano nyo kaya lalabanan ito kapag nakita nyong sinusugod na kayo nito? Alamin natin kung anong ginawa ni David. Kung napanood nyo yung unang video ko kahapon, ay makikita nyo kung paano niya nilabanan ang higante. Na kung darating sa buhay nyo ito katulad ni David, makikita nyo rin kung paano nyo lalabanan ang higanting ito. So si David, makikilala nyo yan sa Old Testament ng 1 Samuel 17. Siya ay isang batang shepherd o pastol, nagpapastol ng mga tupa. Siya ay anak ni Jesse. Siya ay tapat na servant ni God at mahal at pinapatnubayan siya ng Panginoon. Siya ay isang Israelita. Isang araw, merong laban between Israelites and Palestine. But nung nakita nila ng mga Israelita na ang kalaban nila ay napakalaki at higante, yun ay si Goliath, natakot sila. Na kahit ang hari ay natakot din. So walang gustong lumaban sa kanila. Ngunit si David ay siyang napakatapang, bagamat siya ay bata pa, matapang siya kasi ang kanyang sandigan ay ang Diyos. Sabi niya, ang kanyang kakampi ay Diyos na buhay. Dahil sa kanyang pagbabantay or pagpapastol, ang ginagawa niyang pagbabantay na kapag merong umaagaw or kumukuha sa kanyang mga alaga na mga leon or mga oso, ang ginagawa niya, napapatay niya itong mga to. Imagine, matatapang ang mga leon at oso, pero kayang-kayang patayin ni David kasi ang sabi nga niya, ang Diyos ang kanyang kakampi. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at power. So hinamon niya si Goliath na makipaglaban sa kanya. Si Goliath ay isang higante na 6-footer. At balut siya ng armas, samantalang si David, wala man lang siyang kadala-dala, kundi yung kanyang tirador at ang mga bato. Kaya sabi niya, hindi daw niya kailangan ng armas, kundi ang dala-dala niya ay ang matapang niyang kasama ay ang Diyos, at ang kanyang pananampalataya at ang mga salita ng Diyos. At ano ang nangyari? Natalo niya at napatay niya si Goliath sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At alam niya na kasama niya ang Diyos. At alam niya ang Diyos ay buhay. At siyang Diyos ang tumalo kay Goliath. Ngayon sa panahon ngayon, sa ating buhay, marami tayong tinatawag na higante. Ano yan? Yung ating mga suliranin sa buhay. Yung ating problema. Yung karamdaman. Yung depression. Ang daming higante na akala natin hindi natin kayang harapin. Hindi natin kayang talunin. Kasi ano ang nangyayari sa atin? Takot. Natatakot tayo na harapin ang mga ganyang sitwasyon, ang ganyang mga problema sa buhay natin.
Ang sabi ng Panginoon, 'di ba? Magtiwala kayo sa akin. Tumawag kayo sa akin. Kasi sabi rin ni Jesus Christ na kung kayo ay merong laki ng buto ng musta sa na pananampalataya, pwede mong sabihin sa bundok na lumipat ito at lilipat ito. Ibig sabihin, kahit gaano kalaki ang inyong problema, kayang-kaya nyo itong mawala dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Kasi ang pangako ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Ang pananampalataya natin ang siyang makakaalis ng ating problema. Ang pananampalataya natin ang makakapatay sa lahat ng ating suliranin. Sa suliranin na nangyayari sa iyo ngayon, manampalataya ka at ibibigay niya ang solusyon. Sabi nga, hindi aalisin ng Diyos ang problema na yan, kundi ilalabas ka niya sa problema na yan. Dahil ibibigay niya sa iyo ang solusyon para sa problema mo. Hindi naman yan ibibigay ng Panginoon sa atin kung hindi natin kaya. Lagi lang niyang sinasabi, tumawag ka sa akin. Imbis na tayo ay gumawa ng sarili nating paraan o tayo ay tumakbo sa kung kanino man, unahin natin ang Diyos dahil siya ang magbibigay ng tamang tao para tumulong sa iyo. Tamang paraan para malutasan mo ang iyong problemang dinadala. Gaano pa kalakian, walang imposible sa Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya. Dahil yun ang Kanyang pangako, di ba? Kung meron kang Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, walang imposible. Kayang-kayang mawala yung problema na meron ka ngayon. Dahil siya ang ating pag-asa. Siya ang ating kaligtasan. Walang sino man ang makakagawa nun, kundi ang Diyos. Because He is the source of everything. He is the creator of heaven and earth. At siya rin ang nag-create sa iyo at sa akin. Kaya naway, patuloy tayong humingi lamang ng tulong at awa sa ating Diyos. Dahil siya ay buhay. Manampalataya lamang tayo. At maraming salamat muli. Kapayapaan, pagmamahal at pag-iingat naway ay laging sumainyo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. God bless you all. Muli, mag-subscribe lamang po kayo para po patuloy po tayong